sinensyaron ko neta ang sarili laban sa mga netizens na nakikipuna sa relasyon nila ng panganay na anak na si Casey Concepcion. Sinagot ni Sharon ang mga ito sa comment section ng post niya noong December 2. Hi Miss Sharon, I think you must do something about your children, especially to Casey. Casey is out of place with you dahil laki siya sa lola, and with her siblings dahil kalahati lang ang pagiging magkakapatid nila, plus age gap, distance, time together dahil nasa pari siya before, while yung dalawa magkasama sa bahay at iisa ang nanay at tatay. I think Casey needs you. Give her more time, lalo na at malaki ang nawala sa inyo naman talaga na time together. I feel her. I know she is in pain. She badly needs you. Saad ng naunang netizen. Actually, hindi ko maintindihan yung meaning ng laki sa lola. Malaki ang naitulong ni Mama sa pagpapalaki ko sa kanya. Pero kahit nagtatrabaho ako, napakarami ko din namang sinakripisyo. Maging health at tulog para sa kanya at para makasama siya. All her manners, etc. I used to date her at the most expensive and formal restaurant since she turned 6 or 7 para matuto. I taught her everything I knew then. I never missed any school programs or activities kahit na nagpapaalam ako sa trabaho at umaga na umuwi. Kaya siguro naman may value din yun kahit paano. I am grateful to my mommy for taking care of her while I busted my behind working to put food on our table and send her to the best schools. My mom spoiled her to the point na pati... Pero ganun ang lola, kaya okay lang. None of you were there. None of you saw what I had to give up. What decisions I made for and because of her. Even putting aside my own feelings. My mommy was a big part of her life. That is so true. But here is what people do not seem to hear from her granddaughter. So was I. Kahit sumukan ng dugo dahil di kami umaasa sa mga magulang ko at di naman tumulong ang dapat. My other children seem to think I am a good mother. So I take comfort in that. It's sad that it is so easy for someone to forget everything I've done. Mahabang sagot naman ni Sharon sa netizen. Muli naman itong sumagot at sinabi na, sana raw ay maging tulad ng pagtrato ni na Judy Ann Santos sa anak nilang adopted si Casey sa ina nito. Ayon naman kay Sharon ay maraming hindi alam ang publiko sa relasyon nila ni Casey. There is so much you do not know about what has happened between us because I will not talk about it. And our family has always treated her as our number one ate. Our doors have always been an open and our home, a loving one to her. So, if it is her decision to not be a part of our family, the one she grew up with, then there is nothing we can do or will do. Di rin naman namin ugali ang ipilit ang sarili namin sa di naman gusto sa amin kahit sino pa yun. But, thank you for your concern. For everyone else, be thankful that I am the kind of mother who will not open her mouth. Sagot muli ni Sharon, sinasabing netizen. Share for fun.